1. This is the first match for RRQ Hoshi this day, day number 2. And para naman kay Occupy Thrones, this is already their second showing within the day. 0-1 po sila, papasok ng laban against RRQ. Kaya gustong-gusto na nilang makapuntos. Pero again, kalaban nyo ang King of Kings na napakahirap talagang talunin. And even if hindi pa talaga sila nananalo ng international tournament, lagi silang may arit. Ah, takhirap ang sinet up dito ng Occupy Thrones para sa sarili nila. Sobrang mid to late game. Ang tagal mag-scaling ng lineup nila. Meron silang Cecilion. Leslie should be good in mga 2 items, no? Siguro, pero kung hindi nila, isipin mo yung kung farm-based din kasi yung mid lane mo. Eh, that means kailangan mo maglagay ng mga resources sa gitna ng mapa. Which means, hindi mo masyado matutulungan yung gold laner nyo na mabagal rin yung magiging ano niya, yung farm up niya. So, ano ang magiging plano, galaw, ng Occupy Thrones para hindi masyado matagal ang laro and to give themselves a chance in the mid-game? Makita natin ngayon. Ibang version to ng Eternal Battle. Ay, si Hulk! Nako, Hulk! Kinailangan na mag-flicker pala yun. Electo final blow at mukhang matutunaw siya pero makukuha pa niya yung boom! Isa! Flicker Revenge Strike para kay R7 at nabuhay pa nga. This is RRQ Hoshi ng RRQ Hoshi na pabilisin yung laro at nakahanap pa ng isa. We talked about that si Albert. Maaga nag-retry, malayo si Leo, tapos nasampal ng glue. Nasampal lang ng glue. Ang dami pwedeng mangyari doon at kinain na nga si Vin, pero hindi tatama ang Iron Hook. But that's the first kill going to the hands of... Okay, by Thrones, kung ako sila, go lang kayo ng go at this point. At ayan na nga, ginogo na rin si Sky. Grabe naman na yun! Binayblade na, hinila pa, at na-deadball pa. Si Leo ngayon ay... Idol din tayo sa Okay by Thrones, si Coach Mundo. Si Coach Mundo, si Coach Arcadia, laban ng mga Pilipino. Pero mukhang si Albert na makakakuha ng Turtle Dawn, si Vin naman ang makakalangoy ng konti. Maiipit ni Leo si R7 na mukhang makakakuha na nga sila ng isa. Grabe. The less they get sa Terizla, at nasa PM pa si Vin, si Hulk, angry na. Hulk grabe! Smash from the inside. Binaliktad ang kakaibang na Israel against Indonesia. Occupy Thrones, maitatawid ba nila dito? Pero sabi ni R7, galit na ako. Napitas si Fury 77 at nag-iingay naman dito ang RQ. At sa top lane, gumagante ang King of the will deal more damage. Pero ito na nga si Vin, naghahanap sana ng mga kukuha rough waves. Pero mukhang matutulog sa pabalik! Sinin! Welcome to Middle East! Sa malay kong brother! Muntik! So, here comes Electo Fireblow coming in from Albert. At mukhang makakapag-secure si Leo ng kanyang turtle. Pero babayaran niya ang turtle na yon gamit ang kanyang buhay. Ayun, oh! Tumama doon! Kinain na rin, nasupress dito si Skylar. Pero nakapag-auto. Nakapag-hit, napakasakit ni Skylar. Hindi pa masyado nakakasabay dito si Gado, pero inahabol na ni Hulk ang marksman. Si Albert ay low na... Uti naman, Occupy Thrones. Grabe, mahuli! Nahuli si Idol! Si R7, naipit din Leo! Ginalingan mo naman sobra! Nakadalawa na ang OT. 3K Gauntlet, ang sakit na rin ang dalawa! Double kill! Pero na-laser! Hinuli pa! Maro naman! Napa-flicker pa tuloy yung isa. O yan, bakbakan na. Yung CPM! Shut down! Napunta kay Fury 77 men. Sabi ko, 15 minutes! 9 minutes pa lang ang sakit na! Ang mga PKMs nyo. Pero dapat ano, dapat maging pa rin dito ng Occupy Thrones. Pero na-hook! Na-hook na naman! Yung talaso po niya, hindi na sapat. Killing spree para kay Hulk at mukhang sa first lord of the grabe game. Grabe si Hulk. Si R7, si Hulk, pumasok na doon. Nasa Indonesia na. Pero may golden stop na si Skylar. Kailangan niya mag-ingat. Sino nakapag-secure ng lord? Oh! At mukhang si Leo. Ang naman, Maro. Penalty. Anong kinain mo? Penalty zone. Electo final blow. Forces the flicker. Killing spree para kay Fury 77 at walang matatamaan ng rough wave. Si Albert naman ata ang isusunod. Dawning light. Kanina ka pa kasi, Maro. Na Reagan ka tuloy. Flip yun. In this game, madedehado talaga ang OT. Here comes Vin. Heavy spin. Si Vin ang mauuna at nakakuha na nga rin ang 1-for-1. Here comes Skylar. Magda-dash in. Napakatapang mo, kapatid. Albert, kailangan na mag-back pero hindi babagsak si Leo Mundo. At mukhang isusurrender ata ng Occupy Thrones ang Lord na to. And this is a very crucial Lord. Here comes the heavy spin. Nahanap niya si Vin. Pero si Skylar nakakapag-free hit. The jungler is down for the side of OT. And mukhang ito na talaga yung hanap. Wala ng retry ang Occupy Thrones. Pero sino makakapag-secure nito? At si Skylar! Ang makakakuha, si Albert ay babagsak. Dalawa lamang ang matitira para sa side ng OT. Ay, their keys to victory. Wala sa rito na nga yun na Petri. Wala na kinagat pa. Flinikeran pa. At pinag-uusapan pa lang naman natin. Face already. Gato hurts a lot.
Fury 77 as well. But Albert nandoon na sa bandang gilid. Eye for an eye, all the news. Electo, final blow na ganar. Laman na timing, nahanap na naman si Vin. And that's a killing spree already for that Leslie. At si Albert, nagahanap na laman ng timing. Dawning Light still available. The ultimates will be dropping down very much soon. At si Albert ay meron na ring immortality. Nagahanap na ng angle dito si Leo. Here comes a heavy spin. Pero natutunaw siya kay Skylar. Kailangan na niya mag-back. Kailangan na niya umiwas ng konti. Pero tiriris na goes down. Si R7, sino ba kukuha ng Lord? No! The Leslie goes down. Si Skylar ay nakahanap. Pero si Leo ang nakapag-secure ng Lord. And OD... I'm at a loss for words in the back. Nahuli si Vin! Si Vin, boy pa si Gato. Pero ito na nga si Skylar, tinutulak. Pero mababatay yata si Leo. May immortality naman siya. Hindi yata magiging supatay. Kilis nila. At yung si Lord, sino ba kapag-secure yung Benedetta? Si Albert! Si Idol pa lang. R7! Hello, R7 with a play. Kalahati na lang buhay dito ni Gato. Yung Lord ang inuuna nila. Heavy spin. Parang zone out ang lima. Nahook na suppress si R7. At mga yung immortality mababakta rin. Electo final blow si Gato. Hindi pa nila nakikita. May winter strategy. Mukha babagsak na nga siya dito sa likod. Dito na rin yung rough waves. At nahanap ni Albert si Gato. Four people down. And it's just Hulk against the world. May sa smash pa nga ba niya pagdepensa dito? Hindi na ata. Dahil RRQ, the King of Kings, will secure this victory. At kita mo sa mukha ng mga miyembro ng RRQ, Hoshi, hindi nila in-expect na magiging ganun ang laro nila. Sayaw muna kayo, Kingdom. Deserve nyo yan. Nagwagi dito ang RRQ, Hoshi, pero hindi makakalimutan ng mundo at ang ginawa ni Coach Mundo at ang Occupy Thrones. Isa lang masasabi ko, Renmar.